Hindi ako nakakatulog. Yan ang number one kong kalaban talaga. Hindi ako nakakatulog na walang... Noong una, kaya ko pang makiusap sa ospital na injeksyonan ako ng Valium. Nag-waiver, umipirma lang ako ng waiver. Nung hindi na nakaya ng Valium, pinasa na nila ako sa psychiatrist. Nung una, hirap na hirap ako. Lihim na lihim yan sa akin. Kasi sabi ko, yung baka isipin nila, sira ulo na ako. Pero sila lang may capacity na mag-reseta ng pampatulog. Para kang mababaling na para ako nag-mental block ako eh. Matagal akong hindi nakakilala. Yung kahit mga kasama ko sa bahay, hindi ko sila kilala na. Start siya ng 2002. Doon ako nag-start ng balik-balik ako sa ospital. Oxygen, lahat na yan. Talagang parang lantang-guli ako sa ospital niyan. Balik-balik lang yan. Tapos yun nga, yung ang pangalawang naging sakit ko, yung nagkaroon ako ng multiple gallbladder stone. Yung kanya, yung binigay po sa kanya na reseta is an anti-anxiety drug. So pag di nga na yung malakas, ang mataas ang dose, makakatulog ka rin. So kasi nga medyo marami na siyang pinoproblema, marami siyang masakit sa katawan, nag-worry na rin siya kung ano mangyayari sa kanya. Actually, iniisip niya na patapos na rin ang buhay niya. So siyempre, in the process po na gusto tulungan siya ng doktor, binibigyan po ng mga anti-anxiety, pampatulog, para medyo makalmante po ang pasyente. Kaya lang nga po, ang nakikita, pagka binigyan mo lang ng anti-kalmante yung tao, at hindi mo naman tinanggal yung toxins na nandoon sa brain na dahilan kaya hindi siya makatulog, o yung stress na nakasubject lahat yung kanyang organs, hindi po gumagaling ang tao. Dumadami lang ng dumadami ang gamot, kasi hindi na tumatalab yung mga gamot. Kasi ang kailangan po kinukorek, ano ho yung punit dulo nung kanyang sakit? Yung mga chemicals po na na-imbak na doon sa katawan niya, yun po yung natanggal ng Quantum Implus, kaya nakatulog na po siyang muli at nawala po lahat yung pananakit ng kanyang katawan. Yung paniniwala ko sa Quantum Implus ay talagang matatanggal. Nangyari, talagang hindi ako na-opera. Hindi ko alam kung paano siya lumabas kasi ayoko naman sumahod ng dumi, hindi ko kaya. Basta yung ito na yung last, yung ano lang, natapos lang ako ng laboratory test ko last Friday. Lumabas na lahat yan clear. Ang blood sugar ko, blood sugar nga daw ng bata eh. Yung sa stone, yung sa kidney, dahil umihi din ako ng dugo, lahat po yan naging normal lahat. Kaya talagang grabe ang... grabe ang pasasalamat ko. Tapos yung hemorrhoid ko, gumaling din, hindi na rin na-opera. Kasi talagang malaki na eh. Pagka hindi ka makadumi, mas lalong hirap na hirap ako. Ngayon wala na siya. Si Mrs. Laktaw po kasi, kung i-review po natin yung kanyang lifestyle yun ng mga rich at may kaperahan. So, syempre po, ang pagkain, mas madami po yung toxic kasi puro po sa labas ang kain nila, mas madami ang karne, less of the vegetables po. Tapos po, siya po yung isang tao na mataas po ang level ng stress kasi napakasipag po niya na babae. So, pagka ang stress ang ating laging bit-bit-bit-bit o kiyakap-yakap, unti-unti yung nasisira ang ating katawan. Kaya dumating po doon siya sa point na hindi na huri niya maintindihan bakit hindi na siya makatulog, bakit humina na siya ng humina, bakit buong katawan niya masakit, bakit lagi siya naghihilo. So lahat po iyon ay natulungan po siya ng Quantum Implus dahil na-detoxify po sa katawan niya, natanggal lahat ng toxins na nandun po sa katawan niya at naipon ng ilang taon. At yan nga po yung kanyang palabas-pasok po sa ospital na hindi pa rin makita kung anong problema, yung Quantum Implus lang po ang talagang nakatulong para mag-normalize po yung system niya. At ngayon po, hindi pa po siya na-hospital din kahit minsan. At napakaganda doon ang pakiramdam niya na para din daw po siyang bumata ng ilang taon.